Habang walang naiisip dito na gagawin, kundi pinaiikot tayo. MECQ na mga kaibigan, diniklara kagad pagkatapos na yung panawagang nakapraning sa kanila. Mga kaibigan, ano po, naging praning sila. Naisip agad, revolution daw yun eh. Mantakin ninyo mga kaibigan, ano ha, the following day eh, idiniklara ka agad na MECQ ka agad. Hindi muna gumawa na limang araw man lang, in-announce, o limang araw mula ngayon atin ang idideklara MECQ. Pagkatapos ay nakahanda na lahat ang sasabihin nilang mga pagbabago, mga ipagbabawal, yun lang eh. Eh hanggang ngayon nagsasalita eh. Pwede na naman daw ang angka sa motor eh. Inconsistent eh. Pabago-bago. Natataranta pa tao. Nalilito. Nalilito lapid ang tao. Mabuti pa sa Japan, katakot-takot na pa ang iniisip lagi paano matutulungan ang tao nila. Ang kanilang mga mamamayan, ho. Paano mabibigyan ng ayuda? At hindi lang yun. Ang Japan po ay lumagda sa isang kasunduan, mga kaibigan, para sa 120 milyon iniksyon para sa potential na coronavirus vaccine. Para po yan sa 120 milyon, ho. Siyempre, katumbas nung kung bawat dose, eh, kwan ho, isang tao, ba magiging katumbas po niyan eh, 120 million na tao. Eh dito ho, ano, China. Antayin daw ang China. Sino magpapaturok sa China, mga kaibigan? Gagawin tayong zombie niyan. Sabi niya, patuloy na tumataas ang bilang ng COVID-19 sa lungsod at buong bansa dahil sa kawalan ng disiplina ng karamihan sa ating mga mamamayan at paglabag nila sa batas. Alam nyo, kung nakikita po ng tao na matitino ang opisyal ng gobyerno, hindi tayo magkakaproblema sa atin pong mga batas o pagpapatupad ng mga batas. Ako naniniwala kung maiwawasto, kung ang mga namumuno, mga kaibigan, ay tama ang hangarin sa pagsiservisyo, ha? Walang dahilan para ang tao po ay hindi sumunod. Kapag yung kanilang hangaring mabuti ay naipamalas nila sa pamamagitan ng kanilang liderato. Kung tawagin sa English yan eh, leadership by example. Paano kung ang nakikita lang natin yung paglabag ng mga, anong tawag dito? Paglabag, puro paglabag na lang ng publiko. Ha? Eh, may mga pagkakataon po kasi, mga kaibigan, na ang mga tao kaya nagagawan lumabag. Halimbawa, dito sa pagpinatutupad nilang mga kwa na ito, mga tuntunin para sa lockdown, mga kaibigan, nagagawa ng pamahalaan yung kanilang tungkulin. Halimbawa, di ba? Nagagawa. Ito, nag-lockdown ka. Mapapalamon mo ba yung mga tao? Mabibigyan mo ba ng ayuda? Matutulungan mo ba sila na hindi lumabag sa batas? Ang sabi nga, ang taong nagugutom ay walang nakikilalang batas yan. Kaya mas nakakatakot dyan yun eh, yung gutom, mga kaibigan. Hindi ho yung panawagan ng mga medical workers, walang revolusyon doon, mga kaibigan. At ito, sinasabi natin para maalala ninyo dahil baka binabaliwala ninyo sikmura ng taong bayan. Di ba? Baka masyado na tayong overwhelmed ng ating
kapangyarihan, mga kaibigan. Kaya, nakakalimutan natin ang katotohanan. Lumalayo tayo sa katotohanan. Lumalayo itong mga official na ito sa katotohanan. Oh, mga kaibigan. Katulad to, si Presidente Duterte, yung kanyang pananakot, pagbabanta sa mga, at saka ano, pinaratangan niyang mga ano, rebelde, di ba? Iniisip niya kaagad, revolution daw yun. Revolution ba yung magparating ka ng ano mo? Ng mungkahi mo, di ba? Kasi sila ang nahihirapan eh. Hindi nila alam kailan sila makapagpapahinga eh. Pagkatapos ang sagot pa eh. Ang buwelta pa sa kanila eh, palalabasin sila eh. Mga rebelde, mga kaibigan. At naghihimok ng humihimok ng revolusyon. O nananawagan ng revolusyon, mga kaibigan. Bay, ang sama, hindi ba? Paano kung tayo yung nasa katayuan ng mga health workers? Eh kung ako health worker, ganunin. Bay, di kayo na lang. Ba, may pamilya din ako eh. Di ba? Kayo lang ba mahahawahan? Eh, paano ako pag nahawa ko? Di ba? Imbes ho na bigyan sila ng moral support. Eh, totoo yung sinasabi ng mga health workers na paano kami makakarating sa iyo? Ang daming bumabara. Ang dami mong cordon sanitaire. Nung una, akala mo makapagsalita, punta kayo sa Malacanang, yung mga squatter, pinuntahan sa Tondo. Eh, pag-upo ko, doon kayo sa Malacanang, ha? Tapos yung mga nagrarally, kahit na magrally kayo, isang buwan, ha? Gusto nyo, doon kayo sa Mindiola. Eh, bahala kayo ron, magrally kayo na magrally. Ngayon, ganun pa rin ba? Mga kaibigan, iba ho nagagawa ng power, eh. Ang katunayan ito ha, merong kasabihan. Kasi ang dinidepensa ni Gloria, si Gloriang Palakol, ha? I. Abrilata, Gloria Abrilata Arroyo, mga kaibigan. May nabasa akong text kasi nung araw. Ito sabi sa text, anak, tandaan mo, ang batang sinungaling ay hindi tatangkad at uusli ang ngipin. Tapos, Diyosdado makapagal. Ang nagsabi raw noon, si Presidente Diyosdado makapagal. Ang sabi yun niya, dinidepensa niya itong mga tauhan ni Presidente Duterte dahil po sa paglala ha nitong COVID-19 dahil sa kanilang puro kapalpakan ha ngayon lang hindi mo ba matatawag na kapalpakan yan. Iba yung sinabi nung unang ideklara ito, pangalawang araw pa lang tayo ha, di ba? MECQ. Meron ng one yan eh. Meron ng mga dating tuntunin yan eh. Ginamit na kasi sa iba yan. Ano yung mga hindi pwede sa MECQ? Sabi nila hindi na raw pwede yung angkas, di ba? Yung pinayagan nilang mag-angkasan, mag-asawa. Ngayon pwede na naman daw eh. Kita nyo, bakit? Gusto nilang bumalanse sa ekonomiya. Wala na ho, hindi na nila alam ang kanilang direksyon. Mga kaibigan, imbes na ang lagi sinasabi, walang pera. Puro walang pera. Ang gobyerno, wala tayong naririnig, kundi bago. Bukas bawal, ngayon hindi. Bukas pwede, bukas hindi. Pero, tanong, ano gagawin nyo sa mga hindi, walang pambiling makain, hindi makapagtrabaho? Wala pa rin eh. Mga kaibigan, ilang buwan na? 5 buwan na tayo, di ba? Halos kalahating taon na tayo.
mga kaibigan, na nakatingga pare-pareho rito. Eh, hindi kasi ano, nakikinig eh. Ayaw nila makinig. Ewan ko kung bakit. Ha? Eh, sa atin nga, libre. Kung pakikinggan yung mga sinasabi natin, libre. Eh, yung mga hinayupak na eh, pinasusweldo ng gobyerno eh. Tulad yan si Briones. Mga kaibigan, gusto ipagpatuloy ang eskwela. Parami ng parami nagkakasakit. Kumita lang siya. Eh, siyempre, may ilagay yan, di ba? Sa mga pribadong ospital, eskwelahan. Pati sa nakaw pa sa DEX, sa DepEd. Di pa kasali yun. Kasi may dahilan eh. Para ka sumandok eh. May eskwela eh. Di ba? E kung wala eskwela, eh walang ano rito. Walang kurakot. Walang kulimbat, mga kaibigan. Di ba? At saka ito ha, ito, maging maliwanag lang sa mga nakikinig sa atin. Alam ko ang mga natutuwa kayo sapagkat hindi naman ako nagsisinungaling sa mga sinasabi ko. Kung ano yung abot ng kakayahan nating sabihin ang katotohanan, yun naman ginagawa natin eh. Ngayon, ang babala ko lang sa inyo, dahil baka mamaya dumating ang pagkakataon, magkaroon ng eleksyon, di ba? Mawala na itong mga ito. Yung gusto ninyong pumalit ngayon dito, ang malagay sa pwesto, titiyakin ko sa inyo eh. Makakalimutan nyo rin ako eh. Hindi nyo na maalala na kahit papano, eh tayo nagkakalat ng lagi nanto yung dahon. Bakit? Kasi sa nakaraan, ganyan din eh. Wala naman. Ang mga administrasyon naman, sinong suportahan natin eh? Sino ba may gustong mabigo ang gobyerno? Hindi ba? Kaya nga tayo pumupuna eh. Sapagkat gusto natin, ang kabuluhan ng pagpuna natin, eh, itama ng mga nasa gobyerno yung kanilang mga pinaggagawa. Di ba? Hindi dahil sa gusto nating tayo maging presidente. Paano ako magiging presidente? Hindi naman ako kwan, hindi naman ako pwede riyan. Di ba? Oh. Konsyel nga, hindi ako makatakbo eh. Di ba? Oh. Merong naniniwala sa atin. Tumakbo raw tayong presidente. Naku, mga kaibigan. Eh, kalamayin ninyo, loob nyo. Ito sinasabi ko lang, ha. Ako'y natatawa minsan sa sarili ko. Pagka kinakapitan ako ng mga ganyan, eh. May mga nag-uudyok sa akin. Alam nyo kung iba yung pinagsasabihan nyo niya, nabaliw, eh. Pipiliting ko mandidato, eh. Ngayon, ito lang ang masasabi ko sa inyo. Dadating ang oras ngayon, nagkakaisa tayo sapagkat alam natin mali ang ginagawa, mali ang nangyayari. Hindi na tama. Katunayan, sobra pa sa mali. Winawasak ang ating bansa, winawasak ang rule of law. 'Yun ang pinakaimportante. Andyan lahat eh. Yung rule of law, ang kapatid niyan, yung propriety, yung pagiging dapat, di ba? Oh, yung wasto, yung tama. Yung pagnanakaw, rule of law ba yun? Hindi. Pagsira yun sa rule of law, lalo na, hindi ka na parusahan. Di ba? Yung pagbebenta sa atin sa Inchik, wala silang mandate niyan, kaya ang bawat mamamayan ay merong tungkulin na tumindig para ipagtanggol ang kanyang kasarinlan. Ang Armed Forces of the Philippines, iba sinasabi ngayon eh, yung bagong upo, komo na italagang AFP Chief of Staff, ba naglolipop na kaagad? Ha? Pati social media raw, eh,
Ito raw ginagamit ng mga kwan, ng mga, ang tawag mo doon? Terorista. Oh, kailan bang, alam nyo, mga kaibigan, kaupo pa lang ha, na talaga lang na chief of staff ha. Kala ko matinuri nito eh. Itong si Kwan, yung bagong chief of staff na galing sa army, siya yung galit na galit, di ba? Yun yung sinasabi ko eh. Tayo sa umpisa, bumibilib eh. Naniniwala tayo sa tao. Ganon din siya pagpili ng leader. Pero pag nabigo ako, nakita kong hindi na tama ang direksyon, pupuna tayo. Kaya kayo, huwag kayong magtataka kung bakit hanggang ngayon hindi nawawala ang paghanga ko kay Mayor Alfredo Lim. Bakit? Eh, nag-iisa na yata si Mayor Lim eh. Sa nakita kong leader eh. Mga kaibigan eh. Wala na yatang katulad eh. Eh di ba dapat iwanan ko na katulad ng ginagawa ng ibang media, di ba? Kalimutan ko na si Lim. Wala naman ako mapapala dyan, wala naman sa pwesto yan eh. Hindi naman ho yun ang hangad ko eh. Mga kaibigan eh. Sa aking paghanga eh. Wala naman tayong... Kasi nung panahon ni Mayor Lim, pag may nakikita kaming hindi maganda, ha? Hataw, dyaryo, yung dyaryo namin, babinabanata namin doon. May kolom ako sa hataw. Sa programa ko, babanatan din natin. Oh, mga kaibigan. Eh, yun nga mga nakinabang kay Lim, nandyan ngayon eh. Sa nakaupo ngayon eh. Mga kaibigan eh. Kasi ganun tayo eh. Hindi tumitigil ang tungkulin natin sa pagpuna. Kahit na wala na rin itong administrasyong ito kung sakali. Pagdating ng 2022. Kung sino man yung papalit, kung sino yung karapat-dapat sa palagay ko, yun ang susuportahan natin. At pag naupo na yun, hindi ko mo sinuportahan natin na siya maupo, mga kaibigan, eh, tatahimik na tayo. Oh, eh pag ginawa ko yun, ako lang ang makikinabang. Ang tao ba makikinabang? Katunayan, nagagalit pa nga yung iba eh. Diba? Wala kang paglalagyan eh. Gagamitin pa, lalo yung mga bobo. Yung mga bobo, yung mga tabogo ngayon na Dutertanings, mga kaibigan. Yung mga Dutertanings ni Digong nyo. Oh. Eh, bataan niya noon eh, binabanatan mo si Gaya, ngayon pinupuri mo. Eh, gago ka pala eh. Ano gusto mo? Banatan ko lang ng banatan. Pag may magawang, may magandang ginawa, ha? Babanatan ko pa rin. Pag may masamang ginawa, pupurihin ko. Ganun ba yun? Gago. Hindi yon ang nalalaman kong trabaho ko. Hindi tayo titigil hanggat meron tayong dapat punahin, mga kaibigan. Kaya, halimbawa, nagkaroon ng ibang administrasyon, ganun pa rin ang papel natin. Pag nakita natin na may maling, na may gumagawa ng kamalian, abay dapat nating punahin. Hindi tayo dapat tumigil kamukha ng mga nasa media. Titigil na, paano? Makikinabang na sila eh. Diba? Oh, ganun lang po ang ibig sabihin nung. Kaya, ako pinagpapauna ko na eh. Hinahanda ko na yung sarili ko dyan. Alam ko na yan eh. Eh nung bagong upo nga lang itong si Presidente Duterte, diba? Dahil alam nga nang, alam na mga sumusubaybay sa atin yan eh. Kinakampanya ko pa yan eh. Nung bago mag-eleksyon, diba? Matagal pa. Hindi pa niya alam na magtatakbo siyang presidente. Kinakampanya ko na. Kailangan katulad niya ang maging presidente ng Pilipinas. Eh pero nakita ko ang mga kamalian. Mga kaibigan, abay ano gusto nyo? Mag-alatabogo ko, di tabogo na rin ako ngayon. Ha? Tanga bobo, gago pa. Oh. Hindi pwede yun eh. Sino nagsasalita ka sa mikropono, tabogo ka? Ba, hindi ko matatanggap sa sarili ko yun.
mga kaibigan. Oh, sabi ko nga sa inyo, darating din ang araw, iba man ang nakaupo sa gobyerno, beyond 2022, iba man ang nakaupo sa gobyerno, magkakahiwa-hiwalay tayo muli ng landas eh. Dahil meron na kayong magugustuhan ibang namumuno na hindi na ninyo magugustuhan ang ating sasabihin kapag tayo'y nakakita ng mali. Ganun lang yan eh, mga kaibigan eh. Pero tayo mamamalagi tayong ganon ang ating gagampanang tungkulin hanggat may pagkakataon tayo yung ang ating pupunahin yung mali. Doon tayo lagi sa tama na sinasabi nating ang tama ngayon, tama bukas yan. Magpakailanman tama yan. Yung mali, mali yan. Bakit? Sapagkat ang katotohanan ay hindi mababago. Yun o yun eh. Hindi natin pwedeng baguhin ang katotohanan. Pwede ka magtanga-tangahan. Kamukha ng ginagawa ng mga tabogo. Tanga. Nagtatanga-tangahan. Pero hindi nila pwedeng, hindi nila mabago. Kahit ano gustong gawin nila. Yung katotohanan, di nila mababago yan. Mga kaibigan, tandaan ninyo yan. Yan lang ang pangahawakan mo eh. Kahit sino magsabi sa'yo eh. Kung alam mo yung katotohanan, hindi mo pwedeng baguhin yun. Dadaanin ka niya sa ibang paninira, di ba? Ibang issue. Gagawin siya inyan. Pero doon sa tunay na issue, hindi mo mababago yun kung ano yung katotohanan doon. At huwag kayong papayag na ang pagsasabi ng katotohanan ay isang katapangan. Wala akong katapangan sa pagsasabi ng katotohanan. Dahil ang pagsasabi ng katotohanan, yan po ay tungkulin natin maging sa harap ng Panginoon Diyos. Di ba? Kung kayo, Kristiyano kayo, bawal magsinungaling. Bawal ba? Hindi bawal. Bawal eh. Oh, di ba? Di tungkulin mong sumunod ka doon sa sinasabing huwag kang magsisinungaling. Ganon din o yun eh. Sa mata ng tao, bawal ang sinungaling. Oh, lalo sa mata ng kaya yun, hindi ho katapangan yun. Yun ho ay tungkulin. Ah, tungkulin natin yun, yung magsabi ng katotohanan. Hindi yung magchismis ha. Kahit sabihin mong katotohanan, ipamamalita mo na wala namang kinalaman sa ikabubuti ng bansa mo, eh hindi na ho ano yun. Hindi na ho katotohanan ang gustong gawin nun. Meron din yung batas laban dun. Maging sa mata ng Diyos, meron din yung batas yun. Yun naman, eh pinagbabawal yun. Kung hindi mo naman ikasasama, huwag mo sasabihin. Eh pero itong mga sinasabi natin, ikasasama natin lahat eh. Kaya natin sinasabi ang katotohanan. Di ba? Oh, ang utos dyan eh, huwag mong sasabihin yun kung hindi makasisi, kung hindi makaka-apekto sa'yo. Di ba? Oh, halimbawa, nag-away yung mag-asawa, eh wala namang epekto sa'yo yan eh. Pabayaan mo sila mag-away. Kasi talaga mag-asawa nag-aaway. Di ba? Huwag mong pakikialaman. Huwag mong lalong ipamamalita. Hindi ka naman ano nun eh. Hindi mo naman ikapapahamak yun eh. Kung hindi mo ipamamalita at itatago mo. Dahil personal nila yun. Yun ang ibig sabihin nun eh. Pero kung hindi, kung ikasasama mo, pwede. Di ba? May pasubali eh. Huwag mong sasabihin, huwag kang magsasalta. Kung hindi makasasama, eh makasasama sa bansa mo. Eh maging sa relihiyon mo, makakasama. Ano mang klase relihiyon mo. Bakit? Alam mo, komunista yung inchik eh. Bawal sa kanila, relihiyon.
Wala reliyon yan. Mga kaibigan, susunugin kayo yan. Oh, mga kaibigan, wala ititira yan. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL, ang tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Eto muna, aliwin natin sila sa... Eto. Valencia, Estela Suarez, nagbuburles. Si Pepsi Paloma at si Rosana naglilislis. Si Kirina Landipa, si Kirina Landipa, hubot-hubad nagbobomba. Alang yatong animal na si Eli Soriano. Yan ba nangangaral, mga kaibigan? Ngayon, ako suspecha ko sila yung mga tumatarantado eh. May kakayaan sila eh. Di ba yan nga yung nagano ng video ni Bicoy? Ang datindahan yun eh. Ni Eli Cuyucot Soriano eh. Ha? Ngayon, yung kwento, di ba sinasabi nito si Presidente Duterte, hinahanap ko yung kwan eh. Yung mga Dutertanings ni Digong nyo, kung sinunod na eh. Ha? Yung payo na mag-disinfect ng mga kwan, face mask sa gasolinahan, ha? Mga kaibigan, wala eh. Oh. Eh, naisip ko nga yung kwento na hindi natuloy nung isang araw dahil nalimutan ko eh. Mga kaibigan eh, di ba yung mekaniko, eh dahil sa pandemic, nawala ng trabaho. Wala na nagpapagawa ng sasakyan eh. Bihira nang tumakbo yung mga sasakyan. Ang ginawa niya, naglagay siya ng karatula, nakaisip siya ng racket. Di ba ngayon dami nakakaisip ng racket? Di ba? Yung mga scam, di ba? Ito, naisipang scam ni Loco. Nagtayo ng karatula eh, clinic. Pagka gumaling, 500 lang ang bayad. Ha? Pag hindi na pagaling, babayaran ka ng 1,000. Ba? Mga kaibigan, di ba? Ang ganda, di ba? Oh. Eh di sabi nung alam agad nung doktor, nanloloko to, scam to eh, di ba? Ah, ito nga, subukan ko nga. Sigurado hindi ako madadali, may scam nito. Pero gusto niya ano, interesado siya na matuklasan eh. Di pumunta siya. Nagpakonsulta ngayon siya. Eh sabi, ano ba ang nararamdaman niyo? Sabing ganun eh, nawalan ako ng kwan eh, ng panlasa. Ah, ganun ba? Oh, NARS, kunin mo yung bote, number 20. Patakan mo siya, dalawang patak sa dila. E di, pinatakan sa dila. Batay ka muna, sabing ganun. Eh, gasolina ito eh. Sabing ganun nung, ano, nung doktor, no. Hindi siya nagpakilala ng doktor. Ang sabi naman nung loko-loko, sabi, congratulations, magaling ka na, 500 pesos lang. Eh kasi bumalik yung panlasa eh, di ba? O nalasaan niya, gasolina yun. Sabi nung doktor pagalis niya, walang hiya ito, nadali ko. Di bale, hindi ito lulusot sa akin bukas. Babawian ko ito bukas. O di, bumalik siya kinabukasan. Sabing gano'n eh. Oh, kayo na naman. Ano naman ang problema? Sabing gano'n. Ano may paglilingkod? Be, alam mo eh. Ano eh? Ano tawag nito? Nakalimutan ko na naman. Ha? Di, namalan ako ng, kwan eh, ng ala-ala. Wala akong matandaan. Sabing gano'n.
Ah, ganun ba? O, sige. Nars! Kunin mo yung bote, number 20. Sabi ngayon niya, batay ka muna. Yan din yung pinatakbo sa akin kahapon, ha. Congratulations! Sabi nga nun, magaling ka na. 500 lang. Eh di, hindi nakalusot. Oh, sabi niya, walang iya ito. Sabi, bukas, hindi na ako madadali nito. Kailan makabawi ako rito. Nakaka-isang libo na sa akin to. Bumalik ngayon siya kinabukasan. Sabi niya, oh, ba't nandito ka na naman? May problema ba? Eh, ano eh, sabi nga nun eh. Yung, wala akong maaninag, sabi nga nun. Lumabo paningin kong bigla. Wala akong makita. Ah, sabi nung loko. Yan, hindi ko kayang pagalingin yan. Kaya dahil hindi ko kayang pagalingin yan, eto, 1,000 piso. Inabot niya ngayon. Sabi niya, ba teka, 20 pesos lang to ha. Sabi nung loko-loko, congratulations! Magaling ka na! Bumalik na paningin mo. 500! Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tama ng Lapid Fire!